Ang iyo po, alamin na natin kung magpapatuloy pa rin ang makulimlim at panakanakang mga pag-ulan na naitatala sa ilang bahagi ng bansa. Ihatid sa atin niya ni Pag-asa Weather Specialist, Rhea Torres. Magandang araw po sa ating lahat sa update po sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin umiiral at nakaka-apekto ang Northeast Monsoon or Amihan sa bahagi ng Northern at Central Luzon. Kaya saan pa rin po natin yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Samantala sa nalalating bahagi naman po ng ating bansa, patuloy po ay epekto ng easterlies or yung maalinsangang hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. So generally, fair weather conditions po tayo sa bahagi ng Visayas at Mindanao pati na rin sa bahagi ng Southern Luzon. Although may mga chance pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan, kadalasan po sa hapon o sa gabi. For Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon, fair weather conditions din po mararanasan. May mga chance lamang ng mga isolated na may hinwang pag-ulan. Dulot pa rin yan ang epekto ng hangin amihan. Kalagayan naman po ng ating karagatan sa kasalukuyan ay wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anong baybay ng ating bansa. Iba yung pag-iingat pa rin lalong-lalo na sa mga plano pumalaot sa mga baybay ng Luzon at silang ang baybay ng Visayas at Mindanao. Dahil inaasahan pa rin po natin yung katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan. At ito po yung update natin sa 3-day weather forecast sa mga susunod na araw. At ito po yung update po muna natin patungkol sa ating mga daan. Samantala, ito po yung update natin or yung top 10 lowest temperatures po na na-record sa ating bansa. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang araw. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon. Ugaliing tumutok dito lamang sa PTV Info Weather.